Alright, mga lalabs, mga vayots, mga love shout out live na ba? So ngayon mga kababayan ay may konti tayong sasagutin natin ito si Jam Magno sa kanyang mga patutsada dito na hindi daw pwede sisihin ngayon ang gobyerno sa pagtaas ng bigas. Wow ha! So sino pala yung gusto niyang sisihin natin sa pagsipa ng bigas? Baka siya. Baka siya yung gusto niyang sisihin natin. Kasi pinagtanggol niya dito si Pangulong Bongbong Marcos. Well, hindi na tayo magtaka kung ipagtanggol ni Jam Magno, mga kababayan, si PBBM. Dahil si Jam Magno ever since ay dilawan ito. Huwag siyang mag-deny, ha? Bakit? Matatandaan ninyo nung tumakbo dati si Gibo Chudoro pagka-presidente. Si Gibo Chudoro yung kanyang sinuportahan. Kaso, namatay si Kore. Tapos, kinuha din ni Pinoy na oportunista yung pagkakataon dahil pinag-uusapan pa yung kanyang ina, tumakbo siyang presidente, nanalo. So, si Kubo Chodoro, na kung puri-purihin ni Jam Magno, ay daig pa po, mga kababayan, si Jesus. Ando na daw kay Kubo Chodoro yung napakabait, napakatalino, napakagaling, napakamatulungin. Lahat na andyan na kay Kubo Chodoro. Well, nasa DND ngayon, sekretary, si Gibo Chodoro, tingnan natin kung ano yung gagawin niya, kung saan aabot ang kanyang napakatalino, napakagaling bilang isang DND sekretary pagdepensa sa West Philippines laban sa China. So ngayon mga kababayan, kumikiyaw-kiyaw itong Jam Magno na namaligno. Itong kanyang mga sablay na kiyaw-kiyaw, sandali ha, kasi pakinggan natin. Maghanap ng 20 pesos na bigas galing kay PBBM at magreklamo kung bakit ang mamahal na talaga ng pangunahing pangangailangan ng Pilipino, eto ang para sa inyo. Gustong-gusto ko talaga ang galawan ng gobyernong kalmadong nagtatrabaho. Bakit? Kasi kanina na... Kaya pala, tahimik din ikaw noon nung nangyari doon sa airport na apat na beses na nag-brown out. At ang masaklap pa yung January 1 na sundan noon nung May 1 na kung saan ay 7 hours din sa sobrang init, maraming mga senior citizen ang hinimatay, may mga bata pa. At ang masaklap, yung mga airlines hindi nagbigay ng pagkain. Tapos yung CR, walang tubig, naghalo na doon yung ihi at tae. Tapos si PBBM, according to Jam Magno, kalmado lang din at masaya doon, lumuhod doon kay President Joe Biden. Yes sir siya ng yes sir doon. O doon sa issue ngayon ng bigas, kalmado pa rin si PBBM dahil bakit? Mag-import daw siya 600,000 metric tons at may follow-up pa na 500,000 metric tons para daw yun sa El Nino. Napakakalmado talaga jam, no? Ni PBBM. Price inspection ang House of Representatives headed by House Speaker Martin Romualdez sa NEPA Q-Mart at sa Commonwealth. Bakit nila ito ginagawa? Kasi nag-viral ang mga posts ninyo at nagreklamo kayo, bakit ang mahal ng bigla ng bigas? Kaya nag-atas ngayon. O ngayon, Jam Magno, after ng kanilang pag-inspection doon sa sinasabi mong Q-Mart, o may solusyon ba sila? Nung makita nilang mahal ang bigas doon, hindi lang bigas, siguro asuka, lahat ng bilihin. So anong sinasabi ng iyong tambaloslos na Martin Romualdez? Kaya man ito nagalit si Jam Magno kay BP Sara dahil tinawag ni Sara Duterte si Martin Romualdez na tambaloslos. Kaya binibira-bira na rin ito ni Jam Magno ngayon si BP Sara. Hindi na tayo magtaka dahil ito, dilawan talaga ito eh. Dilawang maarte. O ngayon Jam, ano yung resulta ng pag-inspeksyon doon? May ano ba yon? Mayroon bang resulta na sa susunod na linggo, bababa na yung bigas?
mag-inarte ka pang magsalita sa harap ng camera, ay nagbabasa ka lang din, nasa harapan mo yung sinasabi mo. May teleprompter, parang teleprompter din. House of Representatives ng Committee on Agriculture and Food para imbestigahan ang pinominang ito. Dahil din, sinabi ng Department of Agriculture, sapat naman daw ang supply natin kaya walang rason para magtaas ng presyo. Kaya ngayon, dapat alam... Eh, ang tanong ngayon, Jam, eh, galing sa bunganga mo, ha? Sapat ang supply ng bigas ngayon kaya walang rason na magtaas ang presyo. Eh, ang tanong ngayon, bakit nagtaas ang presyo? Ayun lang. Sagutin mo, bakit nagtaas ang presyo na sapat pala ang supply? Na meron palang isa na pwede niyong sisiyas atin bakit nagtaas ang presyo ng bigas, sibuyas at iba pang pangangailangan. Ito ay dahil may mga business people sa area ninyo na gumagawa-gawa ng fake shortage para business people talaga sa mga area or yung mga smugglers at hoarders na mga kakilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo pa diretso sabihin na may mga business people na mga kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Ma'am Chi at katunayan na sa Philippine Chinese Enterprises pa nag-uopisina. Di ba? So sabihin mo pang business people sa mga area ninyo, lol! Tambalos-lis ka din ano? Pagtakpan mo pa si Michael Ma. So, tumaas ang kanilang pagbenta ng mga pangangailangan at wala kayong choice. Magre-reklamo kayo at ibiblame nyo ang gobyerno. Nope. Sino pala yung sisihin namin? Ikaw? Sisihin namin yung sibuyas, bakit nagmahal? Sisihin namin yung bigas, bakit ka... Bakit ka nagmahal, bigas? Sino ba yung sisihin namin, Jam Magno? Kung ayaw mong sisihin ang gobyerno, ang tanong, Jam, sino ba yung presidente ngayon? Sino yung ating commander-in-chief? Di ba si Pangulong Bongbong Marcos? Sumay karapatan ang taong bayan bilang isang taxpayers, bilang isang tao na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, at bilang isang Pilipino na wala lang hinangad, lalo na kaming mga pobre, eh ikaw wala namang problema sa'yo eh. Mayaman ka, may negosyo ka pang pampagwapa. Ikaw may pira ka, eh kami wala. So, wala kaming karapatan magtanong sa presidente, bakit nagmahal ang bilihin, anong ginawa mo? Bakit wala kang paraan para pababain ang presyo? Sabihin ka ganun, hindi pwede sisihin si PBBM. Eh, sino sisihin namin? Si Ma'am Shi? In this case, pananagutin sa batas ang mga greedy na business people na again, gumagawa ng fake shortage para tumaas ang presyo ng bigas. Ang tanong dyan, Magno, napanagot ba? Napanagot ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga greedy, yung mga fake people sa batas? Ha? Naimbestigahan na ba ngayon yung mga smugglers at hoarders na kung saan ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung kanyang suna, mga hoarders, mga smugglers, bilang na lang ang araw ninyo. O ngayon, nagbilang kami mag-isang buwan na walang pina tawag sa Congress at saka sa Senate para imbestigahan ang mga lintek na smugglers at hoarders na yan. O sige nga. Saan si Michael Ma? Na number one importers at hoarders sa Pilipinas. Saan nag-opisina? Diba dyan sa Filipino Chinese Enterprises? Sino yung kanyang kaopisina? Andyan si Montolfo, andyan si Ma'am Shi, andyan si Martin Aranita. Paki-explain, Jam Magno.
na panagot ba sa batas, mayroon ba ni isa na nagot ngayon dyan sa mga importers at smugglers? Pang pangangailangan ng Pilipino. Kaya kayo ha, pag magreklamo ka, walang problema kasi demokrasya naman ang meron tayo. Pero ligtas ang may alam. So hindi lamang ang gobyerno. So ibig sabihin, wala kaming alam. So ibig sabihin, ikaw lang dyan Magno yung may alam. Lol. Ay sig binotbot niya dahil pakaulaw rakas people. Kaya iya raka. Piling talitalinuhan to. Chih! Sagutin mo, Jam Magno. Total, ano ka naman eh. Tagapagtanggol ka ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sagutin mo, bakit ngayon may sapat pala na supply? Bakit tumaas? Mapapanagot kaya, Jam Magno, ni Pangulong Bongbong Marcos, itong tatlong kumpanya na ito na importer, na ito lang yung binigyan niya, Jam, ng karapatan mag-import itong All ASEAN Counter Trade Incorporated, Sokden Philippines Incorporated, Edison Lee Marketing Corporation. Ang tanong, Jam Magno, mapapanagot ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga importers na ito at the same time mga hoarders na kung saan ay nagbigay ito ng million of pesos para sa kanyang kampanya? Patakarakag pabula-bula anang imong ba-ba Jam Magno, gaya-ya raka tambalos-los gihapon kang dako paghilom. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Good night.